Good morning, yo. At nandito na naman tayo sa bagong vlog ko, bagong umaga, bagong content natin. At meron akong inihandang tula para sa inyo. Hindi to tulad ng dati. So, ang tulang ito ay para sa lahat ng mga bagong Kristiyano na tumatanggap kay Jesus Christ. At para sa inyo to. So, yung about sa Bible study natin about dyan, tuloy pa rin po yun. Meron na po akong video dito na i-upload na lang. Pero gusto ko lamang i-upload etong tula ko para sa lahat ang bagong mananampalataya dyan na tumanggap kay Jesus Christ. At maraming salamat sa mga subscriber natin dyan na walang sawang nakikinig, walang sawang nanonood ng video at nakaka-overwhelm yung mga taong nagsasabi na, Kuya Nus, pinanood ko yung vlog mo. Kuya Nus, ang ganda ng vlog mo. At maraming salamat din sa mga nakaka-recognize nun. Nagla-like, nag-share, nagsusubscribe, and nag-hit the bell button like sa baba. Ayun o. Eto o. Yun. Huwag na natin patagalin pa. Nakaka 1 minute 23 seconds na ako. Yun lang po. Maraming salamat. God bless you all. Eto na. Makiling lamang kayo. God bless you all. Part 2. Normal na lang siguro sa tao na hindi niya kayang kalimutan ang kanyang mga kailangan impunto. Agad niyang malalaman sigurado bago niya isarado ang pinto at iselyo ito ng kandado, hindi niya makakalimutan ang kanyang kailangan. Pero kapag wala ka ng silbi sa kaganapan, agad ka na lang niyang iiwanan. Oh ka pa, pero nagawa mo na rin yan. Paano ko napatunayan? Sino dito nagdadala ng payong tuwing tag-ulan para makapunta ng tuyo sa pupuntahan, tapos kapag binalot na ng bahaghari ang kalangitan, wala tayong pakialam sa daan, basta makauwi lang ng tahanan, bigla nating malalaman na lang na yung payong nating dinala ay naiwan natin sa paaralan. Kasalanan ko ba na ang ulan ay nagpapaalala na kailangan ko ng payong para hindi mabasa? At kapag nahatid na ako nito, ay handa ko tong ibaba at ibaling ang sarili sa iba. Kasalanan ko ba na ang pakinabang lang niya ay maprotektahan ako? At ang ganda ng bahagharing ito, dahilan ng paglimot ko sa iyo. Naiwan kita, pero hindi ko sinasadya ito. Talagang hindi lang kita nakikita na kailangan kita sa kaganapan na to. Kung hindi ka lang talaga ipapaalala ng nanay ko, hindi talaga kita babalikan tulad ng mga naiwang tumbler ko. Kung gaano kita katindi hinawakan noong tag-ulan, ay ganun na rin kita mabilis bitawan ngayong maganda na ang kalangitan. Siguro, normal na lang sa tao na hindi niya makakalimutan ang kanyang kailangan. Ba't ka ba nandito? Dito. Dito sa simbahan. May kailangan ka ba? Pera? Relasyon? Kasintahan? Iiwan mo rin ba siya tulad ng mga nauna na ginagamit lamang siya tuwing may sakuna, at kapag maganda na ang kapaligiran ay iiwan na siya tulad ka ba ng mga nauna? Mga nalungkot? Mga nawalan? Mga nasawi? Makikita mo sila sa simbahan. Dahil meron silang mga kailangan, pero kapag gumanda na ang kalangitan ay agad na lang siyang iiwanan tulad ka ba ng mga nauna na kapag may problema mas pipiliin ang rason kaysa solusyon? Hindi ka na nagbibigay sa akin ng pera, Lord, kaya iiwan na kita. Magba-backslide na ako, Lord, kasi yung gusto kong babae nasa iba na. Mas maigi pang piliin ng rason kaysa solusyon? Itutulad mo rin ba siya sa payong na kailangan mo lang siya kapag may sakuna, ngunit kakalimutan at iiwan na lamang kapag gumanda na ang kaganapan at kalangitan? Tulad ka ba ng mga nauna?